Paano kaya kung ang cute na puppy na ito ay isa lang natin sa isang social experiment? Itinali namin si Nika sa isang shaded area sa park. May papansin kaya sa kanya? Kukunin at iuwi kaya siya? Ilang minuto pa lang nang iniwan namin ang Shih Tzu na si Nika? Ang cute po kasi. Akala ko walang may-ari eh. Ala, kukunin mo na sana. Sana. Di pa man nakakalayo ang una, ito na agad ang isa pang pamilya. Mukhang babalikan pa ni ate ah. Nakita ko siya, bigla ko naalala yung aso kasi malapit din po ako sa aso. Kaya yung dati kong alaga, kaya bigla ko siyang na-miss. Kaya nilapitan ko po, kaya inawakan ko, mabait naman. Well, hindi na ang mga kaahan natin ito ay willing to adopt Nika. Dahil according to household quotes, aba, ang Shih Tzu ay ang most popular dog breed in the Philippines. Heart, heart! So bakit nila kukunin yung aso? Kasi una, parang nakita, gusto na nilang gawing family member nila. Next is yung value or yung market value ng breed, lalo na kung pure breed. So yung isa pang reason kung bakit inaampon agad ng mga kababayan natin yung nakikita nilang mga aso and pusa sa lansangan is naaalala nila yung dogs nila. So sa history nila, nag-alaga sila ng dogs before. Minsan kamukha nung dog na nagsasuffer sa harap nila. Breed ng Shih Tzu ay nagmula sa Tibet. Crossbreed ito ng Lhasa Apso at isa pang Chinese Imperial Breed. Ang ibig sabihin ng Shih Tzu sa Mandarin Chinese ay Little Lion. Ito ay according sa legend na nagsasabing nag-travel daw ang Tibetan Buddhist God of Learning kasama ang small lion dog na nag-transform into a full-sized lion. Isa pang tawag sa Shih Tzu ay Chrysanthemum Face Dog. Dahil sa makapal na fur nito na ay iba-ibang direksyon. Mahaba rin ang buhay ng mga Shih Tzu na may life expectancy na 10 to 18 years. Ang popularity at pagiging lovable ng mga Shih Tzu proven daw ng kaahan nating si Radson. Na may hindi lang isa, dalawa, o tatlo. Kundi, bah, 30 na Shih Tzu! Pag nakikita kasi namin yung mga tuta, parang kinonsider namin siya as tao. Yung parang inaano namin na nakakaawa kung aalagaan ng nanay din pag lumaki na biglang mawawala yung mga anak nila. So parang iniisip namin na baka malungkot yung nanay. So ayun, naipon siya ng naipon. Mahilig daw talaga sa aso ang pamilya ni Radson. Pero talagang naparami nila ng hindi naasahan. Ayaw mga Shih Tzu. Kaya ngayon ay pinag-iulay na nilang sleeping quarters ng male and female Shih Tzu para mabawasan din ang mating. Hehe. Nakakatuwa sa 30 na ano, sa 30 na aso na 'yan, parang never may naulit na personality. Ano eh, overwhelming yung pakiramdam lalo na kapag stress ka na parang may lalapitan kang mga aso na alam mong makakapagtanggal talaga nun. So yung behavior ng Shih Tzu ay generally very sweet, affectionate, caring, and very loyal. So yung mga traits na ito, or yung mga attitudes, or yung personality, yon ay nagugustuhan ng mga Pinoy, nagko-connect sa kanila on a human level, kaya nagugustuhan nila yung breed. And then second is yung appearance. Yung long hair plus yung cuteness niya is very irresistible para sa mga Pinoy. Tayong mga Pilipino, medyo emotional tayo. And then yung breed na Shih Tzu, yung requirements natin sa emotions na ma-provide yung self natin, binavalue tayo ng pet natin, lagi tayong pinapansin, lagi tayong tinatahulan, parang tayo lang yung sentro ng mundo nila. Yun yung nag-a-appeal sa mga Pinoy na magustuhan yung Shih Tzu as a breed. Mga kaaha, hulaan nyo kung isa ring social experiment ang inyong mapapanood next, okay? Ginawa bang shelter na ito para i-trap at huliin ang stray dogs and cats sa lugar nito?
Ang sagot, hindi! Ang nakaisig gawa nito, ang mag-asawang sina William at Exal Zaluf mula sa Doña Manuela, Toril, Davao City. We've been feeding our regular stray dogs for a year already, right? There were two mommy dogs who gave birth. The puppies were dying, so there were 8 puppies, but only 2 survived because of the cold. It's mainly they're on the cold pit. We tried to revive the other dying puppies, but they eventually died. So that's when we really pushed through with our plan to build a shelter. Ang shelter ay may taas na 2 meters at may lapad na 5 meters. May 3 sections ito na kasyang 4 adult dogs in lying position. Naglalagay sila ng dog food at tubig dito 3 times a day. At open ito 24/7 sa lahat ng stray dogs and cats. Well, we hope to raise awareness about the need to take care of animals, companion animals, especially dogs, cats. Katulad kaya ni na William at Exal ang may-ari ng bahay nito? Papasukin kaya nila sa bahay ang doggo na ito na patiently waiting outside? Ang sagot, yes! Una ko po siyang nakita sa CCTV namin. Akala ko nakatambay lang, nagpapahingang aso. Nung gabi na po, nandun pa rin siya. Binigyan ko na po siya ng dog food, ng pagkain niya, tubig. Nung umaga, nandun pa rin siya. Doon ko na po siya kinuha. May soft heart daw talaga sa mga aso si Serge. Meron silang 2 rescued Aspen noon ng tatay niya. Ang una ay si Toto, na napunod nila sa ilalim ng sasakyan. Ang isa naman ay si Ollie, na hiningi ng tatay niya sa guard ng kanilang subdivision dahil baka raw katayin ito. Sa kasamaang palad, namatay si Toto noong 2019. At kinabukasan naman ay nakita niyang nakatambay sa labas ng gate nila ang aspin nito. Gusto ko po magkaroon ng aso na walang lahi. Mas malambing po kasi yung mga ganun na aso. Naawa rin po kasi ako sa kanya nung ano eh. Ayoko po may nakikita ng ganun na pag-alagala. Tapos nasa harap na po ng gate namin. Kaya kinuha ko na po siya agad. Pinagtanong ko din po sa mga kapitbahay namin. Pero wala po nagki-claim hanggang sa yun na, sa akin na lang siya. Mula noon ay isang taon nang alaga ni Serge ang Aspen na pinangalanan niyang Pogi. Naging paborito rin niya si Pogi among their 9 dogs. May mga aso po kami na may mga lahi. Tapos dun po ako sa kanya mas napalapit. Iba po yung lambing ng Aspen na yun eh. Lahat po ng tao dito nakasundo niya agad. Tapos lahat naging malapit agad sa kanya. Pagka umupo ako, tatabi po siya sa akin. Tapos yung nguso niya, iano niya sa kamay ko para magpakamot sa kanya na gano'n. Ang inspiring story ng pag-rescue ni Serge kay Pogi ay shinare niya sa Aspen Lovers Philippines Facebook page kung saan nag-viral pa ito. Pero paano kung si Pogi? Bawiin ang dati nitong may-ari? Nag-trending din po yung post na lala tungkol dun sa aso. Tapos hanggang sa nakarating po sa tunay na may-ari na si Miss Elaine po. Habang tinitingnan ko yung post niya, kinakabahan ako kasi hawig ni Conan. Nung pini-M ko siya, tinignan ko yung profile niya from Taytay. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang layo naman kung sa Taytay napadpad si Conan. Pero sabi ko, itry ko pa rin i-chat, wala namang mawawala. Nagulat ako nung sinabi niya na i-check nyo na lang po dito sa resort namin kung ito po talaga yung nawawalan yung aso. Then nung sinabi niya yung resort, nagulat ako kasi malapit lang dito sa amin. Pero, paano nga ba nawala si Pogi? Nawala po siya noong New Year's Eve. Bali, nakalabas po siya doon sa may gate namin. Siguro sa taranta rin po, tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa naligaw po siya. Yung mga kuya ko pong may motor, nag-ikot po sila sa lugar namin, sa ibang barangay, hanggang sa highway, pati po sa may dog impound. Nagtingin din sila kung nandun si Conan. Conan daw talaga ang pangalan ni Pogi. Pagmamayari ito ng lolo ni Elaine na pumanaw na bago mawala ang pinakamamahal nitong aso. Kaya nang mawala rin si Conan, ay matinding lungkot ang naramdaman ng buong pamilya dahil ito na lang ang naiwang remembrance ng kanilang lolo. Tinawagan ko po yung kuya ko na siya na lang muna yung mag-check, pumunta dito sa resort para tignan kung si Conan yun.
Sobrang thankful po kami sa family ni Sir Serge kasi sobrang nilang inalagaan si Conan. Kahit sa labas lang nila na pulot, inalagaan pa rin nila na parang part ng family nila. At nakumpirma nga ni Elaine na si Pogi at si Conan ay isa dahil may poknat at maliit na pegla dito sa ulo. At agad na nakilala nito ang kuya ni Elaine nang puntahan nito kina Serge. At ang shocking truth, halos 3 kanto lang mula kina Elaine ang bahay ni Serge. Ang asong nawala ng 1 taon ay inampon lang pala malapit sa kanila. Nakakaiyak na nakakatuwa kasi parang sa isip din namin, natutuwa din yung lolo namin na nakita namin siya. Pets are part of our extended family. Binili, binigay, in-adopt, o ni-rescue man natin ang mga ito. Kaya't matamba, may breed man o wala. Let us love and appreciate them just the same.